Magandang gabi sa inyo mga kabayan, Dol Richard, and welcome po dito sa panibagong update sa YouTube channel ko, no? Ang pag-uusapan natin ngayon syempre is yung panibagong listahan ng green, yellow at red list. In-update na po siya ng IATF. Kung kayo ay OFW, non-OFW, balikbayan, dual citizenship holders na nagnanais umuwi ng Pilipinas ngayong buwan ng October o katapusan ng taon, para po sa inyo ito. So mga kababayan, let us get straight to the point po, ano? Ito ang green list. Panibagong listahan yan simula 1st ng October hanggang kalagitnaan ng October. Diyan po sa green list na yan, meron diyang 49 countries. Sa madaling salita, kung kayo ay OFW, non-OFWs, at fully vaccinated, at dito kayo manggagaling sa isa sa mga green list countries na ito, ay maaari kayong umuwi ng Pilipinas at mag-avail po ng 1 week quarantine lamang. Siyempre, kailangan nyo ipakita yung inyong katunayan na kayo ay fully vaccinated. Pero kung kayo naman po ay manggagaling dito sa green countries na to pero hindi kayo fully vaccinated o partially vaccinated lamang po kayo, then kakailanganin ninyong mag-undergo ng 10 days quarantine sa quarantine facility hotel at saka syempre pag-uwi nyo ng LGU ninyo, 4 days home quarantine po for a total of 2 weeks. Ayun po yan. Ngayon naman, punta naman tayo sa red list. Kapag sinabi nating red list, ito naman po yung travel ban, ano? Fortunately, isa lamang ang bansa na nandito sa red list at yun ay ang Bermuda. So kung kayo ay Filipino, non-OFW, OFW na manggagaling sa Bermuda, hindi po kayo makaka-uwi ng Pilipinas muna. Unless na lamang kung kayo po ay mag-a-avail ng repatriation flight pa-uwi ng Pilipinas na ino-organize ng government natin or ng mga non-government initiative. So, ayan po ang red list natin. Kapag nasa red list ang isang bansa, ibig sabihin travel ban po yun. Hindi po makauwi, makababayan natin sa Pilipinas. And then, the rest ng mga bansa po na hindi kasama sa green list at hindi kasama sa red list ay maituturing natin na yellow list. Nasa gitna po sila, di ba? Kapag yellow list naman, ang mga kabayan nating OFWs at non-OFWs na manggagaling sa yellow listed countries ay kailangan po mag-avail ng 2 weeks quarantine. Ibig sabihin, 10 days sa quarantine facility and then uuwi sila ng LGU nila and then 4 days home quarantine. Ano? So, ulitin ko lang din po. So, importante po na dapat malaman ninyo during your quarantine, kung kayo mag-a-avail ng 2 weeks quarantine, during your 7th day of quarantine, meron kayong RT-PCR test. Kailangan ninyo magpa-RT-PCR test at ang results po niyan makukuha ninyo within 1 to 2 days. Kapag negative siya, then maaari nyo nang lisanin ang inyong quarantine hotel at dumiretso sa LGU ninyo kung saan ninyo gagawin ng inyong extra 4 days home quarantine. Kung positive siya, depende sa simptomas ninyo, maaari nila kayong dalhin sa ospital o maaari pong mag-quarantine kayo sa treatment facility ng DOH. Mga kababayan, marami din po ang nagtatanong, ano, kasi nung last video ko, meron ako nasabi about shorter quarantine proposal. Ayun yung proposal na pinropose ng mga airlines industry kung saan sinasabi nila na sana paikliin yung quarantine ng mga fully vaccinated travelers from 14 days to 5 or 7 days. Unfortunately, matapos po yung meeting na yon, wala pa ding ilalabas na resolution o official statement ang IATF. Ang maririnig lamang po natin ngayon is pinag-uusapan, ang maririnig lang po natin ngayon is pinagmimitingan pa din nila at nagkakaroon pa sila ng discussion kung paano nila ito i-implement sa mga fully vaccinated travelers at kung kailan nila ito gagawin. So, sa ngayon, hanggat hindi pa siya nalalagay sa IATF resolution, hanggat hindi pa siya naipapublish sa Bureau of Immigration website o Facebook page, sa IATF Facebook page, sa Office of the Presidential Spokesperson Facebook page, ay hindi ko po muna siya i-open up. Ano? Ang good news dyan is pinag-uusapan siya, maaaring after a few weeks, maaaring after a few months, we never know. Alam niyo naman po sa atin, di ba? Napakatagal ng update when it comes to quarantine regulations. Lagi nang huhuli ang Pilipinas. Kaya ngayon, just to be safe, para po maliwanagan kayo, sa ngayon, ang protocol pa din po natin is 2 weeks quarantine. 10 days sa hotel at 4 days sa LGU at the RT-PCR test on the 7th day. Para po ito sa mga fully vaccinated travelers na magagaling sa yellow countries at
partially vaccinated travelers na manggagaling sa green countries. Kung kayo ay fully vaccinated at manggagaling sa green countries, then doon po 1 week lamang ang inyong quarantine at ang RT-PCR po ninyo is on your 5th day. Sana maliwanag po yan. Sa ngayon, huwag niyo po muna isipin yung shorter quarantine proposal kasi nga hindi pa siya naliliste. Wala pa siya sa resolution. Maaring ma-confuse or ma-mislead lang po ang ilang nating mga kababayan tungkol dito. I am keeping my fingers crossed na sana maipatupad siya as soon as possible. So, speaking of the shorter quarantine, eto, basahin natin yung mga comments at mga reaction ng mga kababayan po natin from that previous video. Sabi ni MR, I think it's a valid proposal. The country needs to move forward and find ways to adapt and adjust to the current situation. The country cannot be stagnant. They need to open up the country for the economy. The logic that the airline companies are saying is valid and safe. I am planning to spend the Christmas in the Philippines and shorter quarantine period is something I was really hoping. 14 days is too long. Actually, I think it's unnecessary and overkill. I am fully vaccinated, by the way. Here in Canada, no more hotel quarantine. Just your proof of vaccine and your negative RT-PCR test upon arrival. And just a temperature check and you're done. Hopefully, the Philippines will adopt the same. Please keep us updated if the proposal gets accepted by the government. Sabi ni MR, ano? Alam niyo po, same thing din dito sa Europe. By 1st of October, ibig sabihin itong nakaraang araw lang, dito sa Belgium and the rest of the countries around Europe, hindi na po required ang face mask outside. Required na lang ang face mask sa mga hospital settings, doon na lamang po siya required. I think it's a very welcoming development, ano, na pag-iis ng restrictions gradually. Dito po, mataas na yung vaccination grade, andun pa din syempre yung pagte-testing left and right, pero since mas madami na babakunahan, nagkakaroon na ng tinatawag na herd immunity. Sana ganun din yung mangyari sa Pilipinas. And itong shorter quarantine is one of the steps para po ma-ease ang restrictions. Ang tanong lang naman talaga dito, kailan kaya at paano kaya nila to i-implement? Ang liwanagin lang natin na itong proposal po is para lamang sa mga vaccinated individuals o vaccinated Filipinos, ano? Sabi ni Joan Molute, wow, getting shorter period quarantine makes me more happy. So waiting for the flight to be open regularly. Thanks for the update. Sabi naman ni Sir Nestor Aguilera, correct. IATF should approve the recommendations. It helps the economy to survive as well as the travelers stress-free and more travelers will come home. Sabi niya, ano, I can only agree with it 100%, diba? Kapag nag-ease ang restrictions or nabawasan ang quarantine days na kailangang gawin ng isang traveler, syempre, mas gaganahan po tayong umuwi ng Pilipinas o mas gaganahan tayong mag-book ng pag-uwi natin ng Pilipinas, whether this year or early next year. Ang sinasabi kasi natin ngayon, magpapasko na. Alam niyo naman na Pasko sa atin, diba? Napakalaking bagay po yan. Besides, pagdating early next year, alam niyo naman, big deal din ang election. There are a lot of things na mangyayari bago po ang election sa Pilipinas. Sabi ni Pike Magno, 3-day PCR quarantine test after arrival is excellent for double dose vax balikbayans from green countries. Then leave quarantine as soon as result is negative. Ano? Let us wait kung paano siya i-implement ng IATF, pero sana maging straightforward ito at sana maging smooth ang pag-uwi ng mga kababayan natin coming from na fully vaccinated, coming from green, yellow, or even red list countries. Sabi ni Sir David Anabu, hello, I'm just wondering what type of documentation the Philippine government requires as proof of vaccination. I was vaccinated in California, USA, so I was given the CDC COVID-19 vaccination record card as proof. Would this be acceptable to the Philippine government? Sabi niya, ano, sa ngayon po kasi ang nahalagay sa website ng IATF is that kung ikaw ay fully vaccinated from abroad, you should bring with you the COVID-19 vaccination certificate na pwedeng ma-validate ng Bureau of Quarantine. Pero it is very broad kasi kung paano nila gagawin yung validation, wala silang sinabi doon or wala silang process na nilagay po doon, ano. Pero if I'm not mistaken, lahat naman ng COVID vaccination certificates have their own unique QR code kung saan kailangan nila i-scan yung QR code and then makikita nila doon yung details ng vaccination, kung sino yung nabakunahan, kailan siya nabakunahan, yung type ng vaccine na ginamit, pang ilang dose na po yun, yung mga ganong klase ng bagay. So I guess etong CDC COVID-19 vaccination record would be enough, ano, na katunayan na fully vaccinated ang isang individual.
Sabi ni Christine Amaro, I hope it's 3 days only for quarantine for fully vaccinated. 5 days still longer and a lot of expenses, sabi ni Christine Amaro. Well, alam niyo po, we have to make things happen gradually naman. I'm sure pag sinabi nilang shortened quarantine at na-implement na ito, then our government will find ways kung paano pa mapapaikli ang quarantine or mapapatanggal ang quarantine. Ano? Siyempre, it has something to do as well with the vaccination grade sa Pilipinas. It has something to do with, well, with the cases ng COVID-19 sa Philippines. It's a step towards the right direction, diba? Paunti-unti, and let's hope for the best. Sabi ni Dirt, simple solution still the best. Allow vaccinated travelers only. Do nasal RT-PCR before in-flight and after flight. RT-PCR swab 3 days quarantine pending result. Sabi niya, ano, well, he has the right naman to give this comment, diba? And I can understand his sentiment naman. Pero allowing vaccinated travelers only na makauwi ng Pilipinas is kind of discriminatory, diba? Sinasabi nga natin, kahit noon pa, dapat every Filipino, whether from red, yellow, or green, whether vaccinated, partially vaccinated, or not vaccinated, should be welcome to go back to the Philippines anytime he or she wants, diba? Kasi bansa mo yun eh. Kasi Filipino ka, you have every right to go back to the Philippines. Pwede ka naman RT-PCR test. That's the reason why we are doing the RT-PCR testing. That is the reason why we are doing quarantine upon arrival coming from abroad, diba? So, I am not really keen to the idea na dapat fully vaccinated individuals o Filipino citizens lamang ang uuwi ng Pilipinas. Napakalungkot naman po niyan. Sabi ni Ma'am Rosalinda Lalusin, nako, sana man po maging 5 days na nga lang. Total ba o kasumakay ay negative pagkatapos after 3 days swab uli at negative ay uuwi na. Malaking tulong po yan sa amin. Dito po kami sa Italy, complete vaccine na. Salamat po, sabi ni Ma'am Rosalinda. Sabi ni Ma'am Rebecca Sinusin, sana bilis-bilisan naman ng IATF ipatupad yan 5 to 7 days nang makabili na ng ticket, makaabot man lang ng Pasko sa Pilipinas, sabi ni Ma'am Rebecca Sinusin. So tingin ko, ma'am, honestly speaking, aabutin pa yan bago magpasko, tingin ko may implement nila yan. I am being positive talaga, pero alam niyo mga kababayan, that's the best gift they could give sa mga Filipino citizens na uuwi ng Pilipinas. Ano yun? I-implement ba nila yan after Christmas or after New Year? And what's the sense, di ba? Ano pang purpose niyan? Eto na nga lang, kaya nga nagbigay ang mga airlines industry ng ganyang proposal kasi alam nila, kasi dadami yung dagsa ng Pilipino na gusto umuwi ng Pilipinas, lalo na ngayong Kapaskuhan. So, it only makes sense na i-implement nila ito bago po magpasko, di ba? Sabihin na natin, the earliest or the latest should be in November at least, or kalagitnaan ng November, para at least may time pa to prepare yung mga kababayan po natin. So ayun po yung logical reasoning ko, di ba? Pero with our government, with the IATF, you never know. Pero at least that's just me being positive ngayon po. Sabi ni Ma'am Luz Feminda Aguilar, hi, watching also here from Antwerp. Pauwi this coming December sa Pinas, sana ma-approve na yan, less quarantine days. Thanks for the update, di ba? Let us stay positive and hope na sana ma-implement siya as soon as possible po. Edwin Seguros, boss, napaaganda ng proposal na yan. Before, alam na nila for sure, pero bakit di ginagawa? Kasi ginawa ng negosyo yung napakahabang quarantine. Sorry, pero yun ang karamihang iniisip ng mga OFW. Salamat sa update, boss, sabi ni Sir Edwin. Sabi ni Ma'am Mem Tabaranza, nag-aabang ako idol sa next vlog mo na bubuksan na ang tourist. Sana buksan na nila. May boyfriend living also in Belgium. Gusto niya bumisita ng Pinas pero close pa. Ayun na nga po, ma'am. Ano, sa tingin ko, after this implementation ng shorter quarantine period, sana, hopefully, makapag-open na rin ang Pilipinas for tourism naman, di ba? It's been 2 years na since na magsara ang Pilipinas for tourism. And alam ko, napakarami foreigners na ang gustong bumisita ng Pilipinas. Hindi lang bumisita para sa turismo, kundi bumisita na rin at makasama, makita ang kanilang mga loved ones. Sabi ni Ma'am Beth Langay, great for vaccinated people.
only need 5 days quarantine, or much better, no quarantine at all. Because what's the use for vaccination? We need to realize it's hard for OFWs. It's very hard po for OFWs and for non-OFWs, ano, na uuwi ng Pilipinas. Andyan yung gastos, andyan yung effort, andyan yung wantusawa na registration sa different portals ng government natin. Isa pa, pag uwi mo ng Manila, andyan yung quarantine, uuwi ka pa ng LGU mo, another set of quarantine pa. Andyan yung stress, hassle, syempre, at yung gastos ng pag-uwi sa Pilipinas. Pero sana na talaga matapos na to at mas mapabilis pa ang quarantine period ng mga uwi nating kababayan. Regina May Bololato, sir, magtanong lang po, if wala po transport service sa hotel, allow po ba mga taxi sa airport maghatid sa atin papuntang quarantine hotel? Thanks po. Yes po, Ma'am Georgina, ano, kung wala pong transportation ang hotel para sunduin kayo from the airport to your quarantine facility, then po pwede po kayong kumuha ng hotel mismo sa airport na siya maghahatid sa inyo mula sa airport papunta po sa hotel ninyo. Wala ho. Mga kababayan, ilan lamang po yun sa mga comments and reaction na mga kababayan nating OFWs and non-OFWs. Ano? Anong masasabi natin doon? Everyone is hoping and staying positive na sana bago magpasko, ma-implement ng government natin, ng IATF, itong shorter quarantine period para sa mga vaccinated individuals na uuwi ng Pilipinas. Dati ko po sinasabi na it's about time na mag-open up ang economy ng Pilipinas. Gradually, paunti-unti, ngayon paunti, ngayon mas paikliin ang shorting quarantine period, and sana susunod ma-open naman na ang tourism. At sana susunod is mawala na rin ang quarantine regulation sa mga LGUs po natin. Pero let us see, di ba? Let's take it step by step. Ang mahalaga, we're making progress, lalo na po sa atin na naka-base ibang bansa, di ba? So, ayun po, mga kababayan, marami salamat for watching my videos. Marami salamat for sharing all your experiences, comments, and reactions sa ibaba or sa comment section ng video ko, no? I really appreciate it. Kung may mga questions sa po kayo, ilagay nyo lang sila sa comment section sa ibaba or i-message nyo lang ako sa Filipino Expat Life. Yan po ang aking Facebook page. Kasi sa Facebook page ko, mabilis po ako makapag-reply kesa po sa comment section dito sa YouTube ko. Ayun lang, sa mga kababayan nating uuwi ng Pilipinas, pauwi ng Pilipinas, lalo na ngayon taon, good luck po sa inyo, mag-iingat kayo, and sana maging hassle-free, stress-free ang pag-uwi po ninyo ng Pilipinas. Sa mga kababayan ko naman sa iba't ibang panig ng mundo, mag-iingat po kayo palagi, God bless sa inyo, and till the next travel update. Maraming salamat!